Ano nga ba itong Central Packet Lukewarm na kung saan medyo nakakalito ito kumpara sa Accidental World? Ito ay isang comment ng ating viewer na kung saan nag-request siya na italakay natin yung Central Packet para hindi raw siya malito when it comes to the Accidental World. Kasi ayon sa kanya ay parang may pagkapareho. Okay, so yung kanyang observation na yan ay medyo may katotohanan kasi ang accidental world is composed of two or more fingerprint patterns at ang central packet loop world ay ganun din. Okay, it composed of two patterns. Okay, so two patterns. Kaya Saan ba dito napapabilang ang fingerprint pattern nito? Central packet ba siya o kaya ay accidental one? Okay? So ngayong hapon, we will going to explain to you how to know whether a particular fingerprint pattern is central packet or if it is not central packet, definitely it will be a accidental world. So sa next vlog natin, tatalakay naman natin yung accidental world. Pero ngayong vlog natin ngayong hapon, exclusively para lamang ito sa central packet loop world. Okay, so kung ready na tayo, press 5 para makita natin yung ating mga participants. Lalong-lalo na yung mga second year na naka-enroll sa subject na forensic to. Okay, so ano nga ba itong tinatawag nilang central packet loop world? Paano nga ba ito? Tingnan natin yung kanyang definition. A central packet loop world is a pattern or is a pattern which for the most part looks like a loop but which has a small world inside the loop region. So take note. Okay. Composed of two different patterns. Isa itong loop at sa loob nito ay mayroon namang small world. Ayan. So, composed of two pattern that is loop and world. Kung titignan talaga natin, okay, sa unang tingin, talagang loop ito kasi tulad ng discussion natin sa loop, it composed of ridges which is convergent, no? Yes, converges. Okay, from one side of the pattern goes to the other side with arc-like pattern. Okay, parang arco. Okay, ito yung loops. Okay, parang arco. Kaya lang hindi ito makukonsider na loop kasi sa gitna ay mayroong small world. Okay. Yan ang characteristic ng central packet loop world. So kung tutuusin, kung titignan ng mabilisan, akala natin ito ay simpleng loop lamang. Okay. Pero kung titignan natin sa gitna ng maigi, mapapansin natin na mayroon palang maliit na world sa gitna. Okay. Kung ganito yung klase ng pattern na ini-examine ninyo, this is what we call central packet loop world. Okay? So, ito pa yung isang halimbawa. Okay? Nandito kasi yung nandito yung delta, dito yung type lines. Okay? Tatalakayin natin later on yung delta type lines. So, this is loop talaga kung tutusin. Pero sa gitna, okay, mayroong nabuong world. Kaya ang combination ng loop at saka small world in the center, ito ay tinatawag nating central packet loop world. Isa pang halimbawa dito ng central packet loop world. Okay? So sa mabilisang pagtingin, akalain natin na ito ay isang simpleng loop lamang, pero kung susuruin nating maigi, lalong-lalo na sa gitna, ay mapapansin nyo na medyo kakaiba siya.
nagkaroon siya ng parang maliit na whorl at the center. So therefore, this is what we call central pocket lobe. Okay? Some authors refers to it as a composite pattern. It is made up of two pattern in one. So, two in one. Okay, whorl inside a loop. Para sa mga nagre-review for the board exam, pansinin ninyo itong salitang composite pattern. Kasi kung hindi nyo makita yung central pocket sa pagpipilian sa board examination, ang other term na ginagamit ng ilang author dito ay composite pattern. Yan. So baka kasi pag mag-exam kayo, alagang alam mo ang sagot sa tanong pa lang, alam mo central pocket. Pero pagdating mo sa pagpipilian, walang central pocket. Okay? Ang hanapin mo dito ay yung salitang composite pattern. Okay? Because some authors refers the central pocket loop whorl as a composite pattern. Bakit sinabing composite? I repeat, because it made up of two pattern. Okay? It made up of two pattern. It is whorl and loop. Since it combines the characteristics of both plane whorl and plane loop, it is sometimes referred to as transitional pattern, another important word. Okay? So, kung kayo ay nagre-review for the board exam, ito dapat ang mga kailangan ninyong tandaan. Okay? Yung mga term na ginagamit na hindi nyo akalain na ang term na ito ay kapareho pala ng term na central pocket. So, dalawang term ang ginagamit ng ilang authors, composite pattern at yung isa naman ay transitional pattern. Ang ibig lamang sabihin nito, this is composed of two different patterns, whorl at saka loop. Meron ding sariling pakahulugan ang FBI dito. Ayon sa definition naman ng FBI, kay sikat ito sa United States, no? Federal Bureau of Investigation. Ang sabi nila, a central pocket loop whorl is a pattern which consists of one or more recurving ridges. That is one way to determine whether a particular pattern is a central pocket. Two or more or one or more recurving ridges. Okay? Or an obstruction at right angle to the inner line of flow. Pero parang mahiwaga ang kanilang ginawang definition. Pero simple lang ang ibig sabihin niyan. Okay? Ang ibig sabihin to, if a loop pattern, some of the ridges recurve a second time to form a small whorl or pocket around the core, the pattern is a central pocket loop whorl. That is ayon sa FBI. Ito ay alinsunod sa kanilang unang sinabi that a central pocket is more or one or more recurving ridges. Okay, tingnan natin. Ayon sa definition na ginawa ng FBI para mas higit natin itong maintindihan, sabi nila, if a loop pattern, some of the ridges recurve a second time to form a small whorl or pocket around the core, ang tawag nila dyan ay central pocket loop whorl. Tingnan natin yung recurve na sinasabi. Okay? So, itong mga ridges na ito, recurving ridges ang mga ito. Okay? Ano bang ibig sabihin kasi ng recurving ridges? Yung recurving ridges are those ridges that recurve to form like an arc. Okay? Parang arco. Yan ibig sabihin ng recurve. Okay? Nagre-recurve. Parang sapatos ng kabayo. Okay? Yan. Okay? So, sabi ng FBI, in a loop pattern, tama naman ito eh, loop naman ito, when the recurving ridge recurve at the second time, wala na. Okay? Recurve a second time. So, ito yung una na sa taas, yung first recurve ng isang ridge. Then sa baba, pagdating dito sa baba, nag-recurve na naman. So this is already the second time na nag-recurve yung kanyang ridge.
So, kapag ganito yung sitwasyon sa isang pattern, dalawang beses nag-recurve yung isang range to form a packet or to form a packet, ano? Packet or small whorl at the center, this is what we call central packet loop whorl. Okay? So, I repeat para mas malinaw. If the ridges or some of the ridges recurve, then at the second time around, nag-recurve na naman, pagdating sa baba, nag-recurve ulit to form a packet or whorl, ang tawag natin dito ay central packet loop whorl. Yan. So malinaw siguro sa inyo to. Sa unang tingin, akala natin loop ito, kaya lang pagdating sa gitna, mapapansin natin na nagkaroon ng pangalawang recurving yung isang ridge or higit pa sa isa. Depende naman kasi sa pan yan eh, fingerprint pattern eh. May mga ibang fingerprint pattern, hindi lang iisa yung nag-recurve. Pero kung mayroong isang ridge na nag-recurve ulit sa pangalawang pagkakataon para makabuo siya ng isang packet or circle sa gitna, this is what we call central packet loopwhorl. Ayan. Okay? So, ganito yung itsura ng ilan sa mga central packet loopwhorl sa gitna. Okay? Sa gitna, ito mapapansin natin. Ganito. Okay? Ito yung iba't ibang itsura ng central packet loopwhorl kung titignan natin sa gitna. Gitoy ratoy. Okay? Dagito ito tuto na nga ragitoy. Dito ito kaya nasa word. Example only. So these are the different phases of central packet. Okay? Mayroon pang letter P, oh. Yan. Oops. Yan, central packet lahat to. Oh, ganyan. So, maraming itsura ng whorl sa gitna. Okay? Iba't ibang itsura. Another definition made by the FBI, kasi dalawa yung sinabi nila kanina, di ba? Balikan natin. Okay? Ito yung una. Pattern which consists of one or more recurving ridges or another indication of central bucket, an obstruction at right angle to the inner line of flow. Okay, explain natin ito. Kung sakali man na yung pattern na in-examine ninyo ay wala dito, ang nakarukro pa na ito, awan dito, ipakita. Okay? Tignan naman natin itong susunod. Okay? To determine the inner line of flow, we will merely draw an imaginary line between the inner delta and the center of the innermost recurving ridge. Okay? So, tatalakayin natin later on kung ano nga ba itong delta. Okay? So, hindi pa napapanahon para bigyan natin ng malalim na kaulugan itong salitang delta. Darating tayo sa next activity. Explain lang natin kung ano ba yung isa pang paraan para malaman natin kung ang isang pattern ay central packet. Ito yung sinasabi ng FBI. Okay? So, central packet pa rin ito. Sa unang tingin, talagang akalain natin na ito ay isang simpleng loop. Pero sa gitna, okay? Dito wala naman recurve, di ba? Hindi naman nag-recurve sa pangalawang pagkakataon. Okay? Wala namang whorl kung tutusin. Kaya lang, central packet pa rin ito ayon sa FBI kung ang kanyang, ano sinabi nito? If the obstruction or if there is a ridge obstruct at right angle to the inner line of flow. So, central packet pa rin ito kasi mayroong obstruction ridge. Ewan ko lang kung makikita ninyo dyan sa monitor ninyo, mayroong obstruction ridge at right angle in between the inner delta and the topmost of the inner recurve. Okay? Ito yung inner recurving ridge. Mula sa top nito, gagawa ka ng imaginary line. Imaginary line, ano? Ikaw mismo ang gagawa. Okay?
Then it dire-diretso mo yung imaginary line mo sa baba hanggang sa makita mo dito yung delta, inner delta. Ito yung inner delta, ito kasi yung outer delta. Okay? So kapag mayroong ridge na nasagi at right angle, alam niyo naman siguro yung right angle 90 degrees. Okay? Nakabalandra sa imaginary line mo. Okay, still you will going to consider this pattern as a central pocket loop whirl. Okay? So dalawa ang dapat nating tandaan sa central pocket loop whirl. Yung unang definition ng FBI, sabi niya dalawang recurving ridge. Walang issue 'yan. Okay? Pangalawa, itong angle or itong ridge that touch the imaginary line in between the inner delta and the topmost part of the inner recurving ridge. Ito kasi yung inner recurving ridge na sinasabi natin. Yung pinaka malalim na ridge na karoon ng recurve, ito yung inner. Mula sa kanyang dulo o top, gagawa ka ng imaginary line dire-diretso sa inner delta. Kapag mayroong isang ridge na nakatouch sa iyong imaginary line at right angle, consider this one as a central pocket loop whirl. Ayan. Okay? Okay, siguro mas malinaw naman ito. Kung totoosin, sa unang tingin, loop talaga ang sasabihin nyo dito. Pero, ito ay isang central pocket loop whirl. Bakit? Kasi mayroong ridge that touch the imaginary line at right angle. Ito yung ridge, no? May kakaibang ridge sa gitna na bumalandra in between the inner delta and the top center innermost recurve. So this is the innermost recurve. Sa top nito, dito ka gagawa ng imaginary line pababa sa iyong inner delta. Ito yung inner delta. Okay? Kapag may ridge na na-touch dito sa imaginary line mo, then consider this pattern as a central pocket loop whirl. Okay. Malinaw siguro sa inyo yan. Okay, another example of the definition of the FBI concerning the central pocket loop whirl. Mayroon kasing nakabalandra dito na ridge na touched by the imaginary line from the inner delta to the top center innermost recurve. Ito yung top center innermost recurve. This is the outer delta, inner delta. Okay, so kung naintindihan nyo na yung ating explanation, sukatin natin ang inyong kalaman. Okay, alamin natin yung mga sumusunod kung ito ba ay central pocket or not. Okay? Ano sa palagay nyo? Central pocket ba ito? May I see your answer? Yes or no lang naman ang sagot dito eh. Ano sa palagay nyo itong pattern na to? Central pocket ba to? Hindi natin makita nag-hang. Okay, leave your comment. Figure 16-A. Ano sa palagay nyo? Central pocket ba ito or plain loop? Yeah. Central pocket ba ito or plain loop? Figure 16-A. E paano naman tong figure 16-B? Maliit ba sa monitor inyo? Okay, ano sa palagay nyo? Central pocket ba ito? 17. Ano sa palagay nyo naman to? Central pocket ba to? 18. No, 17B. Yan, 17B. Sabi ng karamihan, yes, central pocket daw. Sabi ni Barugo, yes, sir. Yeah. How about this? For obvious reason, okay, kahit di nyo na-explain,
central packet talaga to kasi yung word at the center. Okay. Ito naman yung loop. Okay? So walang issue, central packet ito. Ganito rin, okay? Nag-recurve kasi ito eh. Sa pangalawang pagkakataon nagkaroon ng kanyang recurving. Okay? This is the first recurve, second recurve naman ito. So in short, this is a loop. Sa loob ng loop, mayroong world. So this is central packet. Okay? So alamin natin. 17. Baka dito kayo malito. Itong 16-A. For your information, hindi ito central packet of word. This is a plain world. Okay? Plain world ito. Itong 16-B, the same. This is a plain world. Magtatanong kayo, sir, paano naging plain world yan? Kasi, kung bibilangin natin yung recurving range, iisa lang naman eh. Okay? That is the first recurving range. Pagdating dito, hindi na siya nag-recurve. Diba? Nagkaroon lamang dito ng diverging ridge. Okay, diverging in the sense na dalawang ridge na nagkasalubong, kung totoosin. Okay, isang ridge dito. So dito sa part na to, hindi siya nag-recurve. Kaya hindi ito mako-consider na central packet. I repeat, kasi iisang recurving ridge lamang ang meron sa pattern na ito. Itong nasa loob, pansin ninyo, that is one recurve. Pagdating sa baba, hindi na siya nag-recurve. Therefore, this is only a plain loop. Kasi yung central packet, sabi natin kanina, kailangan magkaroon siya ng dalawang recurving ridge. Halimbawa dito, una, nag-recurve. Pangalawa, nag-recurve ulit. So, dalawang recurving ridge ang ginawa dito sa part na ito. Ito kasi yung definition ng FBI. Sum of the ridges recurve a second time, sabi niya. Okay? Pero yung 16-A, hindi na siya nag-recurve sa pangalawang pagkakataon. So, hindi siya papasok sa definition ng central packet loop word. Okay, so ganyan ang explanation dito sa 16-A. 16-B, ganun din. Okay, ganun din. Hindi rin siya nag-recurve sa pangalawang pagkakataon. Nag-recurve nga siya dito, pero pagdating sa baba, hindi na siya nag-recurve. Nagkaroon lamang siya ng divergent ridge. Ito kasi yung tinatawag natin divergent ridge na parang divert na ganito. Recurving, ganito. Kay recurving. Diverging naman ito. Dalawang ridge na nagkasalubong. Yun kasi ang nangyari dito. Recurving. Ano? Diverging. Kaya hindi ito matatawag na central packet. Okay? So, hindi ito central packet kasi iisang recurving ridge lamang ang nangyari dito sa pattern na ito. Okay? Hindi na siya nag-recurve for the second time. Anong nangyari sa ridge sa baba? Nagkaroon na lamang siya ng converging. Diverging. Diverging tayo na diverging. Converging gaya. Okay? Converging. Ito naman, recurving. So, sorry for the word. Diverging. Ano? Ay, tama. Converging ang proper term ko pala. Okay? Nagkakamali kong minsan. Okay? Converging ridge. Sabi ko kanina, diverging. Hindi diverging ito. Okay? Correction. Erase, erase. Okay? Erase, erase. Okay? Ang tawag natin sa ganitong klase ng ridge ay converging ridge. Ito naman, recurving ridge. Para magkaroon ng central packet, dapat ganito. Dalawang ganito yung mangyayari sa gitna. Dalawang recurving. Pero kung recurving yung isa, converging yung isa, hindi ito matatawag na central packet. Tulad na nangyari dito. Yung nasa taas, recurving.
Yung nasa baba, converging. So nagkahalo yung recurving at converging, kaya hindi ito ma-appreciate na central packet. Alright? So that is for figure 16-A and 16-B. 17. Okay? Dito sa 17, again, this is a plane world. Okay? Kung kukunin natin yung pangalawang definition ng FBI, kung gagawa tayo ng imaginary line in on the top innermost recurve and the delta below, mayroon nga siyang na-touch na ridge dito, kaya lang hindi naman at right angle. Kaya kung gagawa tayo ng imaginary line, mayroon kang na-touch na ridge dito pero hindi naman right angle, kaya do not consider again this as a central packet. Okay? Hindi na naman ito tinatawag na central packet kasi yung ridge dito that touch the imaginary line ay hindi naman sa right angle. Ito kasi yung definition ng FBI. Sana yung definition ng FBI. Yan. An obstruction at right angle to the inner line of load. Dapat right angle yan. Okay? Itong 17-A. Sana yung 17-A. Yan, 17-A. Hindi naman ito right angle. Okay? Hindi naman ito right angle. Kung maliit yung monitor nyo, gamitan nyo ng guan. Magnifying glass. Talagang ganyan ang mga ridges ng ating fingerprint. Talagang maliliit yan. So, kaya kinakailangan natin dito ng magnifying glass. Okay, tingnan nyo rin ito. Okay, mayroon niyang ridge that will go into touch the imaginary line. Kaya lang, hindi naman at right angle. So, therefore, this is not the central packet. This is what we call a plane loop. Ayan. Okay? So, central packet, obvious. Central packet, again, obvious. Okay, so that's all. So, medyo mahirap talaga ang pag-aaral ng fingerprint kung hindi natin bibigyan ng maraming atensyon. Okay? So, kung haphazardly lamang ang pag-aaral natin sa fingerprint, medyo kulang yung ating kalat. Okay, so, next meeting, tatala. Maingay na, maingay. Masyado lang maingay sa paligid natin. Hindi na rin conducive for us to continue. So I think this will be a time for us to say goodbye again to everyone. Antabayanan ang pagtalakay naman natin sa accidental world sa susunod nating pagkikita. Okay, so sa muli, prepare for a quiz that I will go into upload tonight. Okay, mamayang gabi para mas malamig ang panahon. Okay? May quiz kayo mamayang gabi sa subject na ito. Prepare. Okay? See you again next meeting.